I, bride, take you, groom, to be my husband. In these things I promise you, I will be faithful to you and honest with you. I will respect, trust, help, and care for you. I will share my life with you. I will forgive you as we have been forgiven. And I will try with you better to understand ourselves, the world, and God, through the best and worst of what is to come as long as we live. Wedding vows. Panatang pinanghawakan at isinapuso ng ministrong British na si David Brash sa araw ng kanyang kasal sa isang Pilipina na si Annalyn Batalier. Si David Brash ay isa lamang sa mga taong nangarap na magsimula ng panibagong buhay, nagmahal ng babaeng inakala niyang magiging tapat sa kanilang pagmamahalan at matapang na sumugal at nakipagsapalaran sa bansang Pilipinas. Ngunit ang inakala niyang magiging simula sana ng walang katapusang kaligayahan ay nagwakas sa kanyang pagpaslang isang taon matapos ang kanyang kasal. Ang pangunahing layunin ng YouTube channel na ito ay magsalaysay ng mga totoong kwentong krimen na kinasangkutan ng mga Pilipino sa bawat panig ng mundo, siya man ay biktima o isang salaring. Karamihan sa mga kwentong ito ay nagsimula sa simpleng pangarap. Pangarap na magsimula ng panibagong buhay, pangarap na magmahal at mahalin, pangarap na guminhawa ang buhay para sa sarili at pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, ang bawat kwentong ito ay nagwakas sa karumal-dumal na trahedya. Paminsan-minsan, ako rin ay magtatalakay ng mga taong ipinanganak na kakaiba o kaya ay piniling maging iba. Ang layunin nito ay ipaalam sa mga manunood na sila ay nabubuhay sa mundong ito, hindi para pagtawanan, tuksuhin at katakutan, kundi para unawain, tanggapin at irespeto. Kayo po ay kasalukuyang nanunood ng Tambayan, Usaping Krimen at Kakaibang Individual. Ang pangunahing karakter ng kwentong ito ay si David Brash, anak ng isang magsasaka na ipinanganak noong taong 1945 at lumaki sa Cheshire na matatagpuan sa hilagang kanluran ng England. Ang Cheshire ay isang rural na lugar na binubuo ng barangay at bayang sumusuporta sa industriya ng agrikultura at kemikal. Nakilala sila sa produktong Cheshire cheese, asin at seda. Ito ay may kasalukuyang populasyon na 1.1 milyon katao. Dito din ang galing ang ilan sa mga popular na aktor na sina Daniel Craig at Tim Curry, atleta na sina Shawnee Coxey at Paula Radcliffe, komedyante na si John Bishop, at musikero na sina Gary Barlow, Ian Curtis at Harry Styles. Si David Brash ay electronic engineer na nagpatakbo ng isang one-man computer repair company at iniukol ang kanyang ekstrang oras sa kanyang pananampalataya bilang isang ministro ng Runcorn Independent Baptist Church sa Cheshire. Ang kanyang may bahay na si Veronica at dalawang lalaking anak na sina Ian at Andrew ang bumuo sa kanyang maligaya at matiwasay na buhay. Si David Brash ay sinasabing isang idealista. Siya ay naniwala sa kabutihan ng tao. Ngunit ang kanyang bulag na pananampalataya ay naging dahilan upang siya ay naging biktima ng panluloko. February 2002, si David Brash ay nakatanggap ng imbitasyon sa pamamagitan ng email mula kay Pastor Edgar Burgunios na bumisita sa isang simbahan na matatagpuan sa isang isla ng Mindanao sa Pilipinas. Walang nakakaalam kung paano at kanino nakuha ni Edgar Burgunios ang kanyang email address. Gayunpaman, pinaunlakan niya ang imbitasyon at binisita ni David Brash ang simbahan ng dalawang linggo noong August 2002 at inilarawan niya ang biyaheng ito bilang isang life-changing. Kanyang ikinatuwa at itinuring na malaking karangalan ang makapagsermo ng salita ng Diyos sa mga maraming Pilipino na sumasamba. Nang siya ay makabalik sa United Kingdom, pagkatapos ng unang pagbisita niya sa Pilipinas,
ay agad niyang pinlano ang kanyang muling pagbabiyahe sa naturang bansa na naisakatuparan noong May 2003. Sa pagkakataong ito, ay namahagi si David Brush ng mga Biblia. Ginamit din ni David Brush ang kanyang sariling credit card upang makalikom ng perang pambili sa lupang ayon kay Pastor Edgar Burgunyos ay gagamitin upang mapagtayuan ng simbahan at bahay ampunan. Ginawa ito ni David na walang pag-aalinlangan, na ayon sa iba ay patunay ng kanyang pagiging mapagbigay. Ngunit ang ilan ay sinasabing bunga ito ng kanyang pagiging mangmang at walang kaalam-alam sa kasamaan ng iba. Pinaniwalaan ni David na siya ay inilagay sa tamang lugar at tamang oras upang maging instrumento sa pagsasakatuparan ng kagustuhan ng Diyos. Sa sumunod na pagbisita niya sa Pilipinas noong summer ng 2004, nagsimulang maghinala si David sa motibo ng kanyang kaibigan. Nang malaman ni David Brush na bumili ng lupa si Edgar Burgunyos gamit ang kanyang pangalan at hindi ng simbahan, ay nakita ni David na siya ay naloko at gumawa agad siya ng legal na aksyon upang maibalik ang kanyang pera. Kanya rin na ikwento sa kanyang kaibigan na nakadiskubre siya ng isang korupsyon. Kinausap din niya si Pastor Edgar Burgunyos at ang kanyang asawa nang bumisita ulit si David sa isla. Sinabi ni David sa kanila nang kung gusto nilang hindi niya ituloy ang legal na aksyon, ay kailangan nilang kausapin ang kanyang abogado. Sinabi din niya sa kanila na siya ay nagsawa na sa mga kasinungalingan ng kapwa niyang Kristiyano, na ang mga taong sinungaling ay hindi niya itinuturing na kaibigan. Ang kanilang pag-uusap ay inilathala ni David sa kanyang diary. August 2004, nang makilala at naging kaibigan ni David Brush ang isang 19-year-old teenager na si Annalyn Batalier. Nabanggit ni David sa kanyang kaibigan na ang ina ni Annalyn ay nagtatrabaho sa isang lokal na Pentecostal church. Naging malalim ang pagkakaibigan noon ni na David at Annalyn kung kaya't nachismis na sila ay magkarelasyon. Sinasabing ang pabalik-balik ni David sa Pilipinas ay naging dahilan upang si David at ang kanyang asawa na si Veronica ay maghiwalay at magdiborsyo sa pagtatapos ng taong 2004. Pagkatapos ng kanilang diborsyo, si David Brush ay tumira sa Cheshire, England ng 2 taon hanggang sa kanyang matanggap ang katotohanang hindi na sila magkakabalikan ni Veronica. Sa 2 taong nakuha ni Veronica ang diborsyo, tumanggi itong makipag-ugnayan kay David. Matyagang naghintay si David kay Veronica, ngunit siya ay pinayuhan ng kanyang pamilya na pinili ni Veronica ang magbagong buhay na wala siya, na ang kanilang relasyon ay tapos na at ito ay dapat na niyang tanggapin. Ito ang nagtula kay David Brush na magsimula ng panibagong buhay sa Pilipinas sa piling ni Annalyn Batalier, isang Pilipinang mas bata sa kanya ng 41 taon. 61 years old si David nang kanyang pakasalan ang 22 years old na si Annalyn noong October 7, 2006 sa Provincial Training Center malapit sa bahay ng pamilya ni Annalyn sa Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur ay isang probinsya na kabilang sa Caraga Region ng Mindanao. Ito ang pang-apat sa pinakamalaking probinsya ng Pilipinas. Nakuha ng Agusan ang pangalan nito mula sa salitang agasan na ang ibig sabihin ay kung saan dumadaloy ang tubig na tumutukoy sa Agusan River. Ang Agusan del Sur ay isa sa pinakamayamang probinsya ng Pilipinas kung ang pag-uusapan ay ang pinagmulan ng agrikultura at mineral. Ang pangunahing produkto nito ay palay, mais, saging at rubber. Ang pagpapakasal ni na David at Annalyn sa Agusan del Sur ay umabot sa halagang 800 pounds o may kasalukuyang katumbas na halagang humigit kubulang 50,000 pesos. Inilathala ni David sa kanyang diary na pangarap ni Annalyn ang isang bonggang kasal. Pinangarap ni Annalyn na magmistula siyang prinsesa at bilang si David ay ang kanyang prinsipe. Pinuri rin ni David sa Annalyn sa maligayang araw na iyon
at inilarawan na napakaganda. Ayon naman sa isang Filipino pastor na si Marlene Dalin na siyang naging bestman, si David ay napakasaya sa araw ng kanilang kasal. Inakala rin ni Marlon na gayon din si Annalyn. Ayon kay Marlon, wala siyang napansin o nakita na nagpahiwatig na may mali sa kaganapang iyon. November 9, 2006, bumalik si David Brash sa Cheshire, England upang ayusin ang kanyang maiiwan sa Runcorn Independent Baptist Church na kanyang pinangunahan sa loob ng 12 taon. Subalit ang paghahanap ng kanyang kapalit at pagsasaayos ng usaping negosyo ay tumagal humigit sa panahong kanyang pinlano at inakala. Bumalik si David Brash sa Pilipinas noong March 2007 upang kunin ang kanyang asawa at isama sa United Kingdom ng ilang buwan. Si David at Annalyn ay pansamantalang nanatili sa isang simpleng flat o apartment na nasa itaas ng women's clothes shop na matatagpuan sa isang bayan ng Cheshire. Si Annalyn ay naging legal na secretary ng maliit na kumpanyang pagmamay-ari ni David upang siya ay matulungan sa kanyang mga transaksyon bago umalis at permanenteng manirahan sa Pilipinas. Habang nanirahan si Annalyn kapiling si David sa Cheshire, England, ito ay nakilala at maikling nakausap ni Stuart Hart, isang miyembro at secretary ng Runcorn Independent Baptist Church. Inilarawan niya si Annalyn na mukhang mabait at kaaya-ayang batang babae. Ang kaibigan ni David na nagmamay-ari ng kanilang flat ay maaalalang paminsan-minsan ay nakikita si Annalyn sa bayan. Inilarawan niya si Annalyn na tahimik at mukhang bata pa. Bumalik si Annalyn sa Pilipinas katapusan ng summer 2007 bago mag-expire ang kanyang British visa. Sumunod si David kay Annalyn noong November 1, 2007. Sa kanyang huling isinulat sa kanyang diary bago umalis ng United Kingdom, sinabi ni David na hiniling ni Annalyn na ipagdiwang nila ang unang Pasko at bagong taon bilang mag-asawa kasama ang pamilya ni Annalyn. Ikinuwento din niya na ginagawa na ni Annalyn ang mga preparasyon sa kanilang nalalapit na reunion. Ang nais niya lamang ay maging maligayang asawa at siya ay handang manirahan kahit saan kapiling si Annalyn. Ang mahalaga kay David ay ang makapagbigay ng serbisyo sa Panginoon. Si David at Annalyn ay nagdesisyong manirahan sa Butuan City na may layong 53.84 km o 34.45 miles sa Agusan del Sur. Ang siyudad ng Butuan ay ang kapital ng probinsya ng Agusan del Norte. Ito ay kasalukuyang may kabuuang populasyon na 372,910 katao. Ang Butuan City ay nakilala sa pagmimina ng ginto. Ito rin ay kasalukuyang kilala sa logging services, kung kaya't ito ay binigyan ng palayaw na Timber City of the South. Ang industriyang ito ay nakatulong sa patuloy na pag-unlad ng nasabing syudad. Umaga ng November 27, 2007, si Annalyn Batalier Brash, 23 years old, Pilipinang nakatira sa Purok 4, Barangay Libertad, Butuan City, ay pumunta sa Butuan City Police Station 3 upang iulat ang pagkawala ng kanyang 62 years old na asawang British na si David Brash simula pa noong November 22, 2007, 5 araw nang nakalipas. Nakiusap si Annalyn sa pulisya na itago muna ang impormasyon habang kanyang sinusubukang mahanap ang asawa. Bumalik si Annalyn sa tanggapan ng pulisya noong November 30, 2007 at sinabing handa na niyang pormal na ipatala ang pagkawala ng kanyang asawa. Ayon sa ulat ni Annalyn sa pulisya, si David Brash ay di umano'y umalis ng Butuan City noong November 22, 2007 papunta sa di malawang parte ng lalawigan ng bukid noon. Ito raw ay para tulungan ang kaibigang nangangailangan ng tulong pinansyal dulot ng pagkakaaksidente sa sasakyan. Mula noon ay wala na daw siyang narinig mula kay David at ito ay hindi na umuwi sa kanilang tahanan. Hapon ng November 30, 2007,
isang nabubulok na bangkay ang natagpuan sa Purok 7B, Sitio Lucahon, Barangay Tagapua, San Francisco, Agusan del Sur. Sinasabing ang kamay at paa ng biktima ay iginapos ng bakal na kadena. Siya ay binugbog at binaril at sa malagutan ng hininga. Nahirapan ang kinauukula na makilala ang biktima dahil sa sunog nitong katawan. Sa pagsusuri ng soko sa crime scene, isang pitaka na muntik nang masunog ang nakita at nakuha. Ito ay naglalaman ng identification cards na pag-aari ng biktimang British. Ang katawan ay dinala sa Crime Laboratory 13 para sa karagdagang pagsusuri at kanilang kinumpirma na ito nga ay ang katawan ni David Brash, 62 years old, ang nawawalang asawa ni Annalyn Batalier Brash. Ayon sa kapulisan, inamin ni Annalyn Batalier Brash na siya ang mastermind sa pagpatay ng kanyang asawa. Ipinagtapat ni Annalyn na binayaran niya ng 30,000 pesos ang dalawang hitmen upang patayin si David Brash. Itinuro ni Annalyn sina Renante Puerto Prado, 22 years old, at Noah Martinez Noha, 30 years old. Ginawa di umano niya ito bilang paghihigante sa pagmamaltratong dinanas niya at ng kanyang batang anak sa kamay ng ministrong British. May balibalitang sa araw mismo ng pagpatay kay David Brash noong November 22, 2007 ay nakasagutan niya ang kanyang driver na si Renante Prado sa pagnakaw ng kanyang Honda motorbike. Sinabi umano ni Prado sa pulisya na ito ay regalong ibinigay sa kanya ni Annalyn. Si Annalyn Batalier Brash ay kinasuhan ng parricide, ang pagpatay sa magulang o kapamilya. Sinasabing pinayagan si Annalyn na makapagpiyansa, ngunit walang tiyak na ulat kung siya nga ba ay nabubulok sa bilangguan o nakayanan niyang magpiyansa para pansamantalang makalaya. Samantala, ang dalawang salarin sa pagpatay kay David Brash ay kasalukuyang nagtatago at tinutugis ng kapulisan.